Okay, good day class. As I have mentioned dun sa mga una nating topics, di ba, regarding the use of fingerprint, the use of fingerprint for identification purposes is based solely upon the distinctive bridge outline or yung rich characteristics na inaral natin. Di ba? Ano ba yung iba't ibang klase ng rich characteristics na present sa isang fingerprint pattern? Na makikita saan? Di ba? On the inside of the end joints ng ating fingers or to be specific, the terminal phalange natin. So, na-discuss na natin yan. So, these ridges have definite contours and appear in several general pattern types. At yan nga yung aaralin natin. Ano ba yung iba't ibang klase ng fingerprint patterns in which each pattern meron niyang general and specific variation of the pattern dependent kung ano yung shape niya, diba? And the relationship of the ridges including the two focal points na makikita natin sa fingerprint patterns natin which are the core and the delta na isa rin sa pag-aaralan natin, di ba? The rules on choosing the delta and the core. So, before we discuss the types of the fingerprint patterns and their interpretation, so, aralin muna natin, di ba? It is necessary to understand the meaning of the few technical terms na yung nabanggit na nga natin kanina. Ano ba yung delta? Ano ba yung core? And the type lines and the pattern area and so on. Okay, first natin is the pattern area. The area surrounded by the type lines where the core, delta, and ridges are located. So, in this illustration, ito po si pattern area. In short, yung area na kung saan dyan mo makikita si pattern natin. Ano bang klaseng pattern yan enable for us to determine or to classify kung saan siya pasok? Kay loop ba? Kay whirl ba? Or pinaka-list natin na hindi kinoconsider na merong pattern area ay yung arches natin. So for us to determine where is the pattern area, di ba? Alamin natin kung ano muna si type line. Kasi sabi dito, yung pattern area daw is surrounded by the type lines. So sa illustration na to, ito for example si type lines natin. So diyan siya, ito si type lines natin. Automatically, kung ano yung nakakapaloob sa kanya, yun si pattern area. At dyan mo makikita si core, dyan mo makikita si delta, and dyan mo makikita yung ridge formation which represents now the fingerprint pattern, kung anong klaseng fingerprint pattern siya. Diba? For interpretation and classification, kung anong klaseng pattern siya. Again, the pattern area present to in all the patterns, of course, but sa arches natin, sa arch type natin ng pattern, it is impossible to define kung asan ba si pattern area. So again, the pattern area is enclosed or surrounded by the type line. So yan po si ating pattern area. The area kung saan dyan mo makikita yung ridge formation concerned in the interpretation and classification of the pattern. Okay, next natin is the type lines. The two innermost ridges that runs parallel or nearly parallel to each other then diverge and tend to surround the pattern area. So, para malaman natin, malocate natin nasan si pattern area, alamin natin muna kung nasan ba si type lines. So, sabi dyan, the two innermost ridges that runs parallel or nearly parallel to each other. So, after nilang mag-run parallel or nearly parallel to each other, nag-diverge or naghiwalay or nag-spread out, diba, yung kanyang flow and tend to surround now the pattern area. Again, parallel, magkapantay silang, diba, tumatakbo, running side by side, and then saka sila naghiwalay, diba? O saka sila nag-spread ng kanilang flow. So, we are referring to diverging ridges. Diba? The point of divergence or the diverging ridges, hanapin natin yon. The two innermost ridges, diba? The transparallel, so eto sila. And then, tend to surround the pattern area, diba? Nung sila ay nag-diverge na.
So in this case, dito tayo, ito yung two innermost ridge natin na nag-run muna ng magkapantay or ng parallel and then saka sila naghiwalay, nag-diverge. So with that, ito si pattern area kung saan surrounded by the type lines. Again, the type lines, the two innermost. Hindi natin pwedeng piliin to. And then ito, di ba nagra-run parallel ito dito. Pero hindi naman ito yung pinaka-innermost pa na ridge. Dito sa side na to kasi meron pang ditong pinaka-kaloob-looban or pinaka-center pa or innermost ridges na nagra-run parallel sa kanya. So ito, tsaka ito, yan si type lines. And then, trace mo lang yan hanggang makapunta ka kung saan sa kabila. And yan si pattern area mo. So dito rin siya. Ito yung two innermost ridges na nagra-run parallel to each other and then saka sila naghiwalay. So, trace mo lang yan. Ganyan. And then, that will be now the pattern area at yan yung type lines mo. So, kapag nilolocate mo si type lines, automatically, dalawang ridges yan. Again, hindi lang isa. Dalawa lagi yan na magka-partner. Diba? Dalawang ridge, again, na magkapantay, nagra-run parallel to each other, running side by side, saka sila nag-diverge or naghiwalay. So, yan po si type lines. So, meron po tayong rules in tracing the type lines. Kasi nga, ito sa una, type lines automatic yan, hindi yan always continuous ridges, katulad nito. Hindi tayo makakakita ng perfect na flow ng ridge na wala yung putol. Automatic yan, sorry. Ang type lines natin are not always two continuous ridges. In fact, they are often found to be broken. So, when there is a definite break sa ating type line, so, na-locate natin ito si type line, si A and B. And then, when there is a definite break or nagkaroon siya ng stop or nag-end siya, di ba? The ridge immediately outside of it will be considered as its continuation. So, in this case, yung type line natin dito is the A. Ito muna tayo. Nag-stop siya. Automatic kung ano yung ridge, di ba? Immediately outside or dun sa ibabaw niya. Outside, hindi inside. Dito tayo sa outside. Immediately outside of it is considered as its continuation. So, diretso tayo sa tracing. Naputol na naman. Again, outside niya, immediately outside niya, yun yung kanyang continuation. Hanggang sa malocate mo, diba, the whole pattern area. So, yan po si type lines natin. So, dito sa side na to, ito siya. Nag-end siya dito, immediately outside of it, or yung sa labas niya. Diba? Again, hindi sa loob. Dun yung continuation niya. Yan, and so on. So, yan po yung isa sa rule natin. Again, hindi yan laging continuous ridge, katulad nito. Once na locate mo yung two innermost ridges na nagra-run as parallel to each other, diba, yan na siya. And then again, immediately outside of it is considered as its continuation. So, pangalawa, sometimes type lines may be very short, katulad nito. So, care must be exercised in their location. So, eto, kung makikita natin, diba, ito is the one of the type line kasi siya is nagra-run parallel with this ridge. Diba? Nag-run parallel and then saka siya nag-diverge. Maikli lang siya or short ridge lang siya. So long as nag-run muna siya ng parallel kahit saglit lang. Diba? Saka partner niya na type line and then saka siya nag-diverge, considered po yun as the type line. Pero kung ganito yung scenario, for example, short ridge siya, pero hindi muna siya nag-run parallel dun sa kabila. Diba? Saka partner niya na type line. Diretso siya nag-spread, nag-diverge agad. So, hindi siya nag-run parallel. Katulad dito, nag-run muna parallel and then saka siya nag-diverge. Pero na lang, for example, magkaduktong to dito. So, mako-consider natin siya na nag-run muna ng parallel and then saka siya nag-diverge. So, again, ang point natin dito, sorry, sometimes, type lines may be very short. Pag maglo-locate tayo ng type lines, make sure na kahit short reach yan, try muna natin i-verify kung siya ba is nag-run parallel muna with the other ridge, saka siya nag-diverge. Pero kung short reach siya at hindi naman nag-run parallel, di ba?
nag-spread agad or nag-diverge agad, diretso, hindi po siya considered as type lines. So, kung ito yung itatrace natin, for example, ito yung type line, balik tayo sa una. Kapag may definite break or naputol siya, automatically yung ridge immediately outside of it is considered as its continuation. Okay, next. When the forks run parallel after bifurcating and then diverge, in such a case, the two forks become the two innermost ridges. So, when locating type lines, it is necessary to keep in mind the difference between bifurcation and divergence. So, sa bifurcation, a single ridge that divides into two branches, diba, nahati sa dalawang forks, while si divergence, dalawang ridge na magkabukod, that runs parallel at first and then saka nag-diverge. So, sabi sa definition ng bifurcation, a single ridge may bifurcate, but it may not be said to diverge. Diba? Because we usually refer to diverging ridges again as two separate ridges that runs parallel then diverge. Again, kapag divergence, we are referring to two ridges na nag-run as parallel. Pero meron tayo dyan exception, diba? Na kung saan kapag yung dalawang forks ng bifurcation nag-run muna parallel to each other bago sila nag-diverge. Diba? Kasi technically speaking, sa definition, yung dalawang forks ng bifurcation may never constitute a type lines. Again, the exception is when yung dalawang forks or yung dalawang branches ng bifurcation nag-run muna ng parallel to each other bago sila mag-diverge. Now, that can be considered as the type line. So, ito yung example. Ito yung tinutukoy natin kanina na hindi considered as a type line kapag siya is bifurcation. So, in this case, bifurcation siya, di ba? Nag-spread or tend to surround the pattern area kasi nag-diverge siya. But the problem is, yung forks niya or yung branches niya, hindi naman nag-run parallel, which is yun yung required sa ating type line. Yung dalawang ridge na nag-run parallel bago sila mag-diverge. So, in this case, yung bifurcation, diba, diretso siya nag-diverge. Walang dalawang fork or walang dalawang branches na nag-run parallel bago sila nag-diverge. So, ito yung example natin sa exception na yan. Diba? Kapag yung bifurcation, one single ridge, nag-divide into two, and then yung dalawang branches niya, yung dalawang forks niya, o yung dalawang ridges, diba, na na-divide, nag-run muna ng parallel to each other bago sila naghiwalay, that bifurcation now can be considered as the type lines. As compared dun sa kanina, bifurcation siya, yes, nag-diverge, pero hindi nag-run parallel, diba? Which conforms the definition of the type lines na kailangan mag-run muna ng parallel bago siya mag-diverge. So again, automatic, hindi po continuous yung flow ng ating type lines. Kapag may putol, yung tracing niya immediately outside of it. And then, take note na minsan yung mga short ridge natin can be considered as type line. Basta siya ay nag-run parallel muna kahit saglit lang and then saka siya nag-diverge. And then, yung kanina, bifurcation can be considered as type line so long as siya muna ay nag-run parallel, diba, bago siya nag-diverge. And then, last natin, an angular formation cannot be used as a type line. So, eto. The converging ridge na kung saan, diba, mayroong angle na na-form yung ating ridge. So, kapag may gantong angular formation, ito po is never formed by a single ridge. So, automatic kapag nakakita tayo ng angular formation ng ridge, automatic yan, dalawang ridges yan. Angles, again, are never formed by a single ridge but by abutting ridge, merong ridge na nag-touch or nag-abut against another. So, therefore, again, an angular formation cannot be used as a type line. Kasi hindi natin siya mako-consider as nag-diverge kasi magkabukod talaga sila na ridge. For example, eto. Etong si A. A does not diverge kasi yung B, nakaduktong niya, ay a separate ridge
na nag-touch lang or nag-abat sa kanya. So meaning to say, hindi sila magkaduktong, dalawang magkabukod na ridge lang yan, which forms the angular formation. So technically speaking, si A, hindi siya nag-diverge. So A does not diverge, so therefore, si C ngayon, yung isa sa type line natin together with the D. So si D and C yung type lines natin. Again, kapag converging ridges yan, asahan mo na dalawang magkabukod lang yan na ridges na nagtama. Kaya tayo nakapag-form ng angular formation. So as a result, hindi siya magagamit na type line kasi at first, hindi naman siya mako-consider as the point of divergence but instead, converging or convergence kasi meron lang nagtama na dalawang ridges which forms the angular formation. So once na may ganyan, may angular formation, hindi siya considered as the type line kahit sabihin mo pa na mukha siyang nag-spread, kahit mukha siyang nag-diverge with the other type line. Basta ganyan yung kanyang itsura, angular formation. Kasi again, ang type lines po natin is the two innermost ridges. So in this case, ito yung isa sa innermost. Ito dapat sana yung isa sa innermost. Pero hanggang dito lang siya at hindi na nag-diverge. Hindi siya nag-diverge kasi hindi naman nakaduktong talaga si B. Diba? Nagkaroon lang ng abutting or nag-touch lang si D. Sorry, si A and si B which forms now the angular formation. So, therefore, si D and si C ang ating type line. So, yan po yun. Again, the two innermost ridges na grand parallel and then saka nag-diverge. Okay, for example, nasan dyan yung two innermost ridges natin. So, kung ilolocate natin, eto sila at eto siya. Diba? Eto and eto, this is a short ridge. Kung hindi siya nag-run parallel muna, diba? And then nag-diverge, hindi siya mako-consider as the type line. So, dapat eto. Pero dahil siya is nag-run parallel muna and then saka nag-diverge, so now, siya si type line, naputol, and then eto yung kaduktong, naputol na naman, eto yung kaduktong hanggang sa makadating ka sa dulo. So, eto yung type line niya. Two innermost ridges na nag-run parallel to each other. Other example, two innermost ridges na nag-run muna ng parallel and then saka nag-diverge. Ito yung isa. At yung kabila, meron pa siguro dito, ito. Assuming na dito siya galing, saka sila nag-diverge, naghiwalay. So, ito yung isang type line. And then kapag tinrace mo lang siya, hanggang makapunta sa dulo, yun ngayon si pattern area. So, ito si pattern area. So, next, two focal points of fingerprint. Okay, within the pattern areas, yun na-discuss natin kanina, diba? Specifically, with the loop patterns and whorl patterns na i-discuss natin mamaya. Ito po ay enclosed by the focal points which are used to identify or to classify them. So, yung points na tinutukoy natin doon ay yung two focal points, diba, which are the delta and core. The delta, the point or that point on a ridge at or in the front of and nearest the center of the divergence of the type lines, while the core, the approximate center ng loop and whorl pattern natin. So, si delta, based sa kanyang definition, ridge na makikita natin at or in front or in the nearest, diba, sa center ng divergence or point of divergence ng ating type lines. So, based sa definition niya, in order for us to locate the delta, alamin muna natin kung nasan si type lines. Kasi, dun mo malolocate kung nasan si delta. For example, ito. Ito yung two innermost ridges. So, automatic, dyan mo makikita sa harapan niya. At, in front or makikita mo yan basta nearest the center ng point of divergence ng ating type lines. So, yan si delta. While the core, the approximate center ng loop pattern natin katulad nito, and the whorl pattern. So, ma-discuss naman natin mamaya ano ba yung rules in choosing the delta and core. So, first, delta muna tayo. The delta may be classified
as a bifurcation, an ending reach, di ba? Abrupt or ending reach, automatic yung kanyang dulo. A dot, a short reach, a recurving reach, or a meeting of two ridges. Yung delta natin, yan lang yung pagpipilian natin. Delta may be a bifurcation. For example, ito. Ang delta natin, pwede siyang bifurcation. Pwede siyang ending ridge. Pwede siyang dot. Pwede siyang short ridge. Pwede siyang recurving ridge. Diba? Recurving ridge or looping ridge. At pwede siyang meeting of two ridges or yung converging ridges. Diba? Sabi ko nga kanina, kapag converging ridges, automatically, yan po is binubuo ng dalawang ridges na nagtama. Kaya nakapag-form ng angular formation. So, hindi siya composed or consist of one ridge or one single ridge, but instead, a meeting of two ridges which forms the angular formation. So, with that, yung point of convergence o yung point na kung saan sila nagtama, yun po is pwedeng makonsider as the delta. And again, the area to be considered is at or directly in front of the point of divergence of two type lines. So, take note of that before natin i-discuss yung rules in choosing delta. Yan lang yung mga pwede natin makonsider as delta. At si delta, makikita lang natin yan sa point of divergence. It's either directly in front of the point of divergence or kung alin yung nearest sa point of divergence ng type lines or within the point of divergence mismo. So, mamaya madi-discuss natin yan. So, meron tayong rules to follow. Isa-isahin natin sila. Okay, let us now proceed to the rules in choosing delta. Kaunahan, ang delta must be the first ridge or part of a ridge that is nearest to the point of divergence ng dalawang type lines na malolocate natin. So, yung binanggit natin kanina, ang delta, once na malocate mo si type line, makikita mo yan sa harapan, di ba, ni type lines. It's either makikita mo yan sa point mismo ng divergence or nearest to the point of divergence ng dalawang type lines. Makikita mo yan doon. So, ito, for example, we have the X and Y as the type lines. Hindi pwede si X and A. Hindi pwede si Y and Z. Kasi, etong dalawang to, yung pinaka-center, pinaka-innermost na dalawang ridges na nag-run parallel muna and then nag-diverge. So, sila yung dalawa, hindi ito. So, hindi itong nasa labas. Itong innermost yung type lines natin. So, going back, ang delta, makikita mo yan, in front of the point of divergence or at least nearest to the point of divergence ng dalawang type lines. So, in this figure again, ito si delta, which is a dot. Kung wala si dot, ito yung magiging delta natin sa point B. Ang ating ridge C, labeled as C. So, ito yung ating delta. Kung wala pa rin itong ridge na to, etong ridge which is labeled as D ang magiging delta natin. Kasi wala na tayong ibang choices dyan. Siya lang yung nag-iisa natin dyang ridge, an ending ridge. So, siya yung magiging choice natin as delta. So, eto siya kung wala ito and wala si that. Pero kung nandyan si that, siya yung pinakauna nating choice as the delta kasi siya yung nearest to the point of divergence. So, kung mapapansin nyo, diba, sabi ko kanina, kung wala si that, eto yung magiging ridge natin kung saan natin ilolocate si delta, which is etong point na to. Eto yung magiging delta natin, etong tinuturo ni B. So, kung makikita nyo, connected yung ridge sa ating type line. Sorry. Connected itong ridge na to sa ating type line. So, ibig sabihin, walang problema kung yung makita natin na ridge that is nearest to the point of divergence or at the point of divergence is connected sa isa nating type line. Katulad nitong example na to, di ba connected siya sa ating type lines? Walang problema doon kung siya ay connected with one of the type lines. Walang problema doon. Pwede natin sa kanyang ilocate ang delta. Hanapin natin yung center point niya, di ba? That is in front ng ating point of divergence. Again, walang problema kung yung ridge
na nasa harapan ng ating pipelines ay kaduktong din or connecting ridge din ng ating pipelines. So, pwede natin dong i-locate ang ating delta katulad nito. Kung wala si delta dito, which is a dot, walang dot dito, kahit connected siya sa ating pipelines, pwede natin dyang i-locate ang ating delta. Basta pasok siya dun sa choices natin, dot, bifurcation, ending ridge, and so on, yung kaninang diniscuss natin. Example pa, ito, delta must be the first ridge, diba, nearest to the point of divergence, pwedeng dot, pwedeng ending ridge, yan yung pinakakauna-unahan nating ridge, that is nearest to the point of divergence, a dot again, and then ending ridge. So, ito yung pinaka-point or yung center point niya that is in front of the point of divergence. So, ito yung pipiliin natin. Hindi ito, kundi ito. So, yan siya. Next, delta may not be located at a bifurcation which does not open towards the core. So, in this figure, assuming na ito po is a bifurcation, isang ridge na nag-divide into two forks, diba? Siya po is mako-consider natin as a delta so long as siya is nakabuka paharap kay core. Ito si core natin. Hindi katulad nitong E na bifurcation siya, pero hindi naman nakaharap kay core. Ito si core natin, the approximate center ng ating pattern. Another example. This is the type lines. Ito po yung ating type lines. These are the type lines. B and A. Again, hindi ito pwede. Hindi ito pwede kasi may mas innermost pa. Ito, pinakakaloob-looban, pinaka-center. Ito silang dalawa. So, ito si delta. Hindi pwede to. Hindi pwede to. So, tulad nito. Hindi sila nakaharap kay core. Again, kapag bifurcation, dapat naka-open towards the core. Okay, next. When there is a choice between a bifurcation and another type of delta, ang bifurcation yung lagi nating pipiliin. So, for example, di ba? Ang delta, makikita mo yan sa point of divergence or at least nearest to the point of divergence. Kapag may pagpipilian between bifurcation and another type of delta, bifurcation yung lagi nating pipiliin. Basta si bifurcation naka-open towards the core. So, kung hindi siya nakaharap kay core, for example, dito siya nakaharap, diba, nakaganyan yung kanyang fork, ang dot yung pipiliin natin. Pero again, kapag may pagpipilian between bifurcation and another form of delta na nandun lang naman, diba, at the point of divergence or at least dun sa pinakamalapit, diba, sa point of divergence natin, nearest to the point of divergence, bifurcation ang pipiliin natin. So, pang-apat, when there are two or more possible bifurcation deltas that conform to the definition, so meaning to say may series of bifurcation tayo, diba, in front of the point of divergence, ang pipiliin natin is the one nearest to the core. So, sa example na to, may series of bifurcation tayo, may marami tayong delta, which is a bifurcation, diba? At least two or more bifurcation, ang pipiliin lagi natin na delta, na bifurcation, is the one nearest to the core. So, eto, meron tayong dalawang bifurcation, isa, and then dalawa, ang pipiliin natin ay yung nearest to the core. So, eto siya, pinakamalapit kay core, hindi po ito. Sabihin man natin tatlo yan, meron pang isa dito. So, yung nearest to the core lagi tayo. When there is a series of bifurcation. So, panglima, the delta may not be located in the middle of a ridge running between the type lines towards the core, but at the nearer end only. So, kapag ending ridge yung meron tayo sa point of divergence, or at least short ridge sa point of divergence, na paganyan yung takbo niya, hindi paganto. Kasi pag paganto, automatic yan, yung point sa center niya, that is nearest to the point of divergence, yung pipiliin natin. Pero in this case, ang ridge natin ay nagra-run between the type lines. So, paganyan siya. Again, kapag ganyan, as a general rule, hindi mo pipiliin si delta sa gitna niya. Laging maalin lang sa dalawang dulo niya. Maalin dito, sa kabilang dulo,
or kaya naman dun sa taas. So, alin dyan yung pipiliin mo, yung nasa taas or nasa baba? Ito yung kanyang rule. If the ridge is entirely within the pattern area, alam na si pattern area, yung loob ng ating type lines, diba? The delta is located at the end nearer to the point of divergence of the type lines. Again, kung yung ridge natin is entirely pumasok sa pattern area katulad nito. So, ito yung point of divergence natin. Pasok na siya entirely yung katawan niya sa pattern area. So, ang pipiliin natin, diba, to locate the delta is yung dulo niya that is nearer to the point of divergence ng type line. Yung dulo niya na mas malapit dun sa point of divergence ng type lines natin. So, meaning to say, yung point na kung saan mas malayo kay core o yung point na kung saan nasa harapan ni point of divergence. Kapag siya is pasok na sa pattern area. Kapag naman ganito yung kaso natin, if the ridge enters the pattern area, yes, pumasok kay pattern area, diba? But yung kanyang kalahati is below the divergence of the type line. So, meaning to say, nahati yung kanyang katawan. Pasok yung kabila kay pattern area, but still, yung lower portion niya, katulad nito, ay nandun pa rin sa point of divergence, below the point of divergence. Pag ganyan, the delta must be located at the end nearer to the core naman. So, yung dulo ng ating ridge na mas malapit kay core. Hindi dito, kundi dun sa dulo ng ridge na mas malapit kay core. Kapag yung ating ridge is nag-run, diba, from point of divergence, below the point of divergence, hanggang makapasok siya ng kaunti sa pattern area. So, ang pipiliin natin ay yung end niya that is nearer to the core at hindi yung mas malayo kay core. Ito ang pipiliin natin, hindi ito. Unlike kanina, kapag totally yung buong ridge niya is pumasok sa pattern area, ang pipiliin natin is yung dulo niya na mas malayo kay core o kaya naman yung dulo niya, di ba, na nasa harapan mismo ni point of divergence. Kapag pumasok siya entirely sa pattern area. Kapag again, nahati yung kanyang katawan, pasok sa parehas, ang pipiliin naman natin ngayon is yung point or yung dulo niya that is nearer naman to the core. So, eto siya. Hindi eto, kundi eto yung delta natin. Mas malapit kay core, yung kanina, mas malayo kay core kapag pumasok siya kay pattern area. So, yan po yung rules natin in choosing the delta. Okay, doon naman tayo sa rules in choosing core. Again, ang core natin is the second of the two focal points na hinahanap natin sa ating fingerprint patterns. To be specific, sa ating loop and sa whorl pattern. The core, as the name implies, again, is the approximate center ng ating fingerprint pattern, ng ating fingerprint impression. So, makikita mo yan sa center niya, sa gitna niya. Within the innermost sufficient recurve ng ating fingerprint impression. So, first, the core is placed upon or within the innermost sufficient recurve. So, it's either upon, which is makikita mo sa shoulder ng ating loop or ng ating recurving ridge, ng ating recurve, or within, sa loob ng ating innermost sufficient recurve, pag meron dyang rad sa loob nito. Basta meron kang rad na present within the innermost sufficient recurve, di ba? Napag-aralan nyo na yan sa ridge characteristic na meron tayong rad, na makikita yan basta sa loob ng innermost sufficient recurve. Basta, ang rad na yan, or ang ending ridge na yan, is kasing taas ng shoulder ng ating loop. So, take note, dapat yung rad inside the sufficient recurve ay as high as the shoulder of the loop. So, going back, discuss muna natin itong number 2. When the innermost sufficient recurve contains no ending ridge or rad rising as high as the shoulder of the loop, the core is placed on the shoulder of the loop farther from the delta. So, meaning to say, kung wala tayong makikitang rad dyan, within the innermost sufficient recurve, hahanapin natin or ilolocate natin si core sa shoulder ng ating loop, diba? Ito yung shoulder ng ating loop.
yung point na kung saan nag-recurve, nag-start yung recurving or yung pag-inward ng ating ridges para magkaroon tayo ng curve. Yung point na kung saan, di ba, the recurving ridge definitely turn inwards para mag-curve ito. Yan yung shoulder ng ating loop. Hindi ito yung shoulder, hindi ito, kundi yung point na kung saan dun siya nag-kurba. Yan yung shoulder. Again, yung rule number 2, kapag yung innermost sufficient recurve ay walang rad, tulad nito. So, sa example na to, walang rad. Diba? I-locate natin si delta sa shoulder ng ating loop. So, automatic dyan, dalawa yung shoulder niya. Diba? Ito and ito. Again, ang sabi dyan, ang pipiliin natin as core is yung shoulder niya that is farther from the delta. So, sa dalawang yan na shoulder niya, ang pipiliin natin ay ito. Yan yung ating, yan yung ating core. And then, in case, again, na may rad dyan sa gitna, take note na dapat yung rad kasing taas ng shoulder niya. Again, when the innermost sufficient recurves contains no ending ridge as high as the rad rising. For example, ito. Wala siyang ending ridge na kasing taas ng shoulder niya, hindi mo mako-consider yan as the core, but rather, ang pipiliin mo ay yung shoulder ng loop. Ito siya, na mas malayo kay delta. Pero kung meron tayo agay na rad, yan yung pipiliin natin as core. Pero pag wala yan again, ang pipiliin natin is yung shoulder niya na mas malayo kay delta. Kapag walang rad or ending ridge na kasing taas ng kanyang shoulder. So, ganyan siya. Hindi pwede to. Sabihin natin, ma, may rad po. Pero in the first place, hindi siya kasing taas ng ating shoulder. Hindi po yan mako-considered as a core. Dapat kasing taas siya ng ating shoulder. Okay, next. When the innermost sufficient recurve contains an even number of rads rising as high as the shoulder ng loop ng ating recurving ridge, the core is placed upon the end of the farther one of the two center rods, and then yung two center rods na yan is being treated as though they were connected by a recurving ridge. For the rods natin, within the innermost sufficient recurve, na even number siya, meaning to say, divisible by 2. For example, may rods tayo dyan, 2, 4, 6, 8, 10. Ganun kadami. Ang pipiliin natin is the 2 center rods. Yung pinaka-middle niya, diba, in case na 4, ang pipiliin natin na rods is yung pangalawa and pangatlo, the 2 center rods. Pero kung dalawa lang yan, still even number, ang pipiliin natin is yung mas malayo kay, ito siya, mas malayo pa rin still kay delta. Pero for example, 4, yung binanggit natin kanina. Ang dalawang center rods natin dyan, ito siya, yan yung pagpipilian natin kung nasan dyan si core. So, sabi natin, yung two center rods na dyan, ititreat natin siya as if they were connected, di ba, as recurving ridge. So, kung sila is recurving ridge, a looping ridge, yung shoulder niya na mas malayo kay delta, eto yon, di ba? So, siya yung pipiliin natin as the core. Hanapin lang natin yung two center rods, kahit hindi mo na siya imagine na magkakonect, automatic yan na yung core o yung rad, I mean, na mas malayo kay delta, yun yung pipiliin natin. So, for example, 6 naman yung rods dyan. Ang pipiliin natin na 2 center rods dyan is yung pangatlo and then yung pang-apat. So, alin yung mas malayo kay delta, automatic si pang-apat na rod. So, si pang-apat na rod, yung i-consider natin as the core. So, ganun lang siya. Kapag, again, even number, yung mas malayo kay delta na center rods niya, yun yung pipiliin natin as the core. Basta, again, yung rods na pinag-uusapan natin ay kasing taas ng kanyang shoulder. Kasing taas ng shoulder ng ating innermost sufficient, recurve. So, in this case, eto yung kanyang shoulder, kasing taas naman siya. Pero, for example, eto ay B10. So, meaning to say, ang i-consider natin dyan as rad, yung bibilangin natin na rad, na qualified for the core ay etong 3. So, meaning to say, siya ngayon ay an even number.
add number. Kapag add number, ito yung kaniyang rule. An even number or odd number, ibig sabihin, it's either 1, 3, 5, 7, and so on. Kapag gano'n naman, yung dami ng rads, diba? Within the innermost sufficient recurve, basta still as high as the shoulder ng ating loop, ng ating recurve, ang core is placed upon the end of the center rad, whether it touches the looping ridge or not. Same lang din siya. Laging center tayo. So, kapag uneven number or odd numbers tayo, laging yung panggitna niya lang yung ating hahanapin. At yun automatically yung ating core. Basta take note na kasing taas niya yung shoulder ng ating loop, whether it touches the looping ridge or not. So, in this case, 1, 2, 3, 4, 5. Ang gitna ng 5 is yung pangatlong rad. So, automatic yun po yung ating core. So, next rule natin, yung lagi nating tatandaan, basta yung rod na pinag-uusapan natin ay kasing taas ng shoulder ng ating or ng ating recurving ridge. So, eto si shoulder niya. Eto ay pasok as a rod. So, etong ending ridge na to, etong rod na to na nasa loob ng sufficient recurve, diba, ay hindi makakwalified as a core kasi una sa lahat, hindi siya kasing taas ng shoulder ng ating loop. So, kahit dalawa sila, even numbers, hindi natin pwedeng piliin itong si A kasi una sa lahat, hindi siya kasing taas ni shoulder. Kahit sabihin natin na siya yung mas malayo kay delta, ang qualified lang na rad for core natin is itong si B. So, yun siya. Again, ang rad dapat na present inside the or within the sufficient recurve or ng ating looping ridge, ito, ay kasing taas ng shoulder line. Kasing taas ng shoulder ng ating recurving ridge. Next natin, the recurve must have no appendage abutting upon it at a right angle between the shoulders and on the outside. If such an appendage is present between the shoulders of a loop, that loop now is considered spoiled and the next loop outside will be considered to locate the core. So, meaning to say, dapat yung recurving ridge natin, yung recurve natin, or yung looping ridge natin ay walang appendage sa ibabaw nito. Walang ridge or appendage na mag-touch or mag-aabat dun sa ating recurve. Kasi kapag ganun yung nangyari, i-consider natin as spoiled or sira na yung flow ng ating recurve, kaya naman hindi natin siya mako-consider now as the innermost sufficient recurve. So, ito yung example. Ito yung innermost sufficient recurve natin. Innermost recurving ridge natin. Pero meron tayong appendage na nag-touch sa kanya. Meron tayong abutting ridge sa ibabaw niya na nag-touch sa kanya para ma-spoil yung ating recurving ridge. So, now, as a rule, ang pipiliin natin is the next loop outside of it. Diba? Doon natin ilolocate ngayon si core. So, ito yung na-spoil na recurve natin. Ang pipiliin natin is the next loop outside nito. So, ito siya. Balik lang tayo sa rule. Kapag no rad na present, yung shoulder that is farther from the delta, yun yung pipiliin natin as the core. So, ito at hindi ito. Another example, still, ito yung ating innermost sufficient recurve. Nasira kasi meron tayong ridge na nag-abat or nag-touch sa kanya. Ibig sabihin, na-spoiled yung takbo niya. Yung next loop outside niya, yung pipiliin natin, di ba, to locate the core. So, eto na yung pagpipilian natin, to locate the core. And then, again, rule natin, the shoulder that is farther from the delta. So, eto yung core natin. So, another example, eto yung innermost sufficient recurve na spoiled ng ating appendage. Eto ulit yung pangalawa sana, pero na spoiled pa rin. So, eto na yung sumunod. Eto ngayon yung i-consider natin na looping ridge kung saan dyan natin nahanapin si core. So, eto yung shoulder niya. Sorry. So, eto ngayon si core. Again, yung shoulder niya na kung saan farther from the delta. Okay, next. Four interlocking loops at the center. So, meaning to say, meron tayong dalawang loops
na nagtama or nag-intersect sa gitna. Ang gagawin natin, the two loops are considered as one. Yung dalawang loops na yan, eto siya, sorry. Eto siya, dalawang loops na nagtama, nag-intersect. Iko-consider natin ngayon yan as one. Considered as one loop na yan. And then, with one rad. Saan natin ilolocate si rad? Dun sa point of intersection, basta kapag nag-draw tayo ng shoulder line, and it is found to cross exactly at the point of intersection ng loop, yun yung i-consider natin as the rad. For example, ito yung shoulder line. And then, eksakto, yung point of intersection ay eksakto dun sa shoulder line ng ating loop, i-consider natin siya as one rad. So, automatically, bilang rad sa gitna ng ating sufficient recurve, diba? Siya yung i-consider natin as the core. Again, kapag may dalawang, interlocking loops, nag-intersect sa center, i-consider natin as one, and then mag-draw tayo ng imaginary shoulder line niya, at kapag yung shoulder line niya ay tumama eksakto sa point of intersection, i-consider natin siya as one sufficient recurve with one rad, and then, automatically, yung point of intersection niya, yung mako-consider natin as the core. Next natin, when the shoulder line is above or below the point of intersection ng dalawang loops, the two are considered still as one, yung two loops, still for interlocking loops tayo, pinag-uusapan natin, dalawang loops na nag-intersect sa center, still, i-consider natin yung dalawang loop as one, with two rads naman ngayon. So, ano yung mangyayari? Yung issue ngayon dito, kung yung point of intersection niya ba ay hindi tumama sa shoulder line natin. Maalin lang yan kung nasa taas yung point of intersection or nasa baba. So, maalin lang yun doon. Still, i-consider natin siya as one loop, diba? One recurving ridge. Combine na yan, but with two rads naman ngayon. So, example natin, dito siya, yung shoulder line natin is below the point of intersection kasi ito yung point of intersection natin. Kinonsider natin siya as one recurving ridge, nagawa tayo ng ating shoulder line, but yung point of intersection natin ay nasa ibabaw niya. So, meaning to say, hindi natin siya mako-consider as one rad kasi dapat kapag one rad, tumama siya sa ating shoulder line. So, dahil hindi siya tumama, it's either nasa taas or nasa baba, mako-consider natin na meron tayong dalawang rad sa loob niya. So, yung dalawang rad na yan ay yung dalawang side ng loop na natira sa gitna. So, one, two, ang pipiliin natin automatically dahil dalawa sila ay yung one that is farther from the delta. So, eto si core natin. Hindi ito, kundi ito. So, again, when the shoulder line, sa una nating example, is below the point of intersection, ito yung shoulder line, nasa ilalim ng point of intersection, magkakaroon tayo ng dalawang rad, yung dalawang side ng loop natin na natira sa gitna, yun yung i-consider natin as two rads. So, ang pipiliin natin na point or ilolocate natin si core dun sa point na tinamaan yung shoulder line, basta yung rad that is farther from the delta. So, ito siya. Hindi ito. Again, kundi ito. So, next natin. Same lang din sila. Ang scenario naman dito, yung point of intersection naman niya is nasa baba. Ito siya. Ito yung point of intersection natin. Still, yung two loops natin, diba? Yung interlocking loops natin sa gitna na nag-intersect, i-consider pa rin natin siya as one. And then, magdodraw pa rin tayo ng shoulder line. Diba? And then, still, magkakaroon tayo ngayon ng two rods pa rin. Yung dalawang shoulder or yung dalawang side ng loop na naiwan sa gitna, yung magiging dalawang rods natin. Pipiliin natin yung mas malayo kay delta. So, eto si core natin, yung shoulder ng loop that is farther from the delta. Hindi ito, kundi ito. So, yan siya.
Okay, so yun lang naman for the interlocking loops. Kapag pipiliin natin si core, kapag may dalawang loops tayo sa center na nag-intersect. Again, ang first rule natin kapag interlocking loops, kapag nag-draw tayo ng shoulder line at tinamaan niya yung point of intersection, meron tayong isang recurving, i-consider natin siya as one loop, and then meron tayong isang rad. Yung rad now will be considered as the core basta tinamaan ng shoulder line yung point of intersection. One loop, one rad, and then yung rad na yan is the core. Kapag naman dito, sa case na yan, na maalin lang na yung point of intersection ay nasa taas at nasa baba ng imaginary na shoulder line, automatic yan, still, isa pa rin yung looping reach natin. Consider natin siya na looping reach, isa, and meron tayo palagi na dalawang rods. So, for example, again, balikan lang natin, nasa taas yung point of intersection natin, walang kaso yan, basta gumawa tayo ng imaginary line, and then yung rod natin is mako-consider natin na yung shoulder ng ating loop na tinamaan ng ating imaginary shoulder line, di ba? That is farther from the delta. So, dalawa yan, di ba? Dalawang rod yan na mako-consider natin. At ang pipiliin lagi natin is yung farther from the delta, di ba? As a rule, kapag even number, yung farther from the delta, yung pipiliin natin. So, ito, hindi ito. So, ito again. Ito rin siya. Ang case naman natin lagi dito, again, ay hindi tinamaan yung point of intersection. Lagi tayong may dalawang rad na mako-consider, and then yung pipiliin natin is yung farther from the delta. Hindi ito, kundi ito. So, yan siya. Okay, for our last rule, kapag may two loops naman tayo na present sa center na hindi naman interlocking or hindi naman nag-intersect or nagtama, yung dalawang loops na yan, still, mako-consider natin as one. Considered as one. And then, automatically, yung shoulder na sa middle is considered as the rods ng ating loop. So, same lang din. Considered natin as one loop with two rods in the middle. Ito siya. And then, kapag gumawa tayo ng imaginary na shoulder line, ang pipiliin natin again is yung, sorry, one that is farther from the delta. So, ito yung dalawang rods natin. Dalawang rods natin, di ba? Yan siya. Ang pipiliin natin is yung mas malayo kay delta. So, yan yung core natin ngayon. Again, two loops na nasa center, hindi naman interlocking, hindi naman nag-intersect. Dalawang loops na independent nandyan, na present sa center, i-consider natin as one with two rods, and automatically, kapag two rods, ang pipiliin natin is yung farther from the delta. So, yan yung ating core. Kailangan yung araling maigi, di ba? The rules in choosing the delta and core, kasi importante po yan sa ating ridge counting. Kung mapapansin nyo, yung rules in choosing the core, specific tayo sa loop pattern. Yung puro ganyan yung pattern. Ang tawag dyan is loop pattern. Meron tayong ridge counting kasi na tinatawag. Na kung saan, kung di mo malolocate ng tama si delta, hindi mo malolocate ng tama si core, mamamali yung ridge counting mo. Ano yung ika-count mo? Yung mapapasadahan mo na ridges, di ba? Between the core and delta. Kapag gumawa ka ng imaginary line dyan, and then binilang mo yung mga tinamaan niya na ridges, yun yung tinatawag natin na ridge count. Bibilangin mo yan. So, kung mali yung na-locate mo na delta or mali yung location ng iyong core, mamamali na yung ating ridge counting. So, mahalaga again, di ba, ang delta and core, kaya nga natin sila kinonsider as the two focal points in fingerprint. Again, the delta and the core. So, now, discuss natin yung, fingerprint patterns. Okay, the fingerprint patterns ay we are referring to the general formation ng ating ridges found within the pattern area. So, alam nyo na where is the pattern area. Again, the fingerprint patterns, yan po yung general formation ng ating ridges na makikita sa pattern area. So, yung fingerprint patterns na yan is very essential in fingerprint classification.
Ang fingerprint patterns po natin are composed into three general group patterns, the arches, the loops, and the whirl. Itong patterns na yan, yung general families na yan, or yung general patterns na yan, may be further divided into subgroups. For example, sa arches natin, meron tayong tented, meron tayong plain arch. And sa whirl natin, meron tayong apat na subgroups ng whirl family natin or whirl patterns natin. Madedivide yan into subgroups by means of smaller differences na existing between the patterns in general groups. And again, the general patterns natin are the arches, loops, and whirl na kung saan ang pinaka-most common po na fingerprint was the loops. Kung makikita nyo, ito siyang yellow, diba? Na merong 60 to 65% ng fingerprint pattern. So, yan yung loops natin. Pinaka-common yan sa lahat ng fingerprint pattern na meron tayo. Next is the whirl pattern na meron niyang at least 30 to 35%. Yan yung next common natin, the whirl pattern. And then the least common would be the arches na meron lamang tayong 5%. Yan yung ating pattern frequency. Pinakamadami na patterns ay yung loop. Next is the whirl. And then pinaka-least common natin is the arches. So again, the fingerprint patterns, yan yung general formation na makikita natin within the pattern area. In order for us to classify kung anong klaseng fingerprint yung meron tayo. Arch ba yan, loop ba yan, or whirl pattern ba yan? So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Lahat ng binanggit ko under ng arch, ng loop, and ng whirl pattern, pag-uusapan po natin yan. Kung ano yung pinagkaiba nila. Again, under ng arch, meron tayong dalawa, plain and tented. Under ng loop, may radial, may ulnar, may whirl tayo na apat, plain, central pocket loop, double loop whirl, and then the accidental whirl. Simulan natin kay loops. Okay, sa loops natin, pattern in which one or more of the ridges enter in either side of the impression, recurve, and then touch or pass an imaginary line drawn from the delta to the core and terminate or tend to terminate on or toward the same side of the impression from where such ridge or ridges entered. Okay, isa-isahin natin. Dapat may sufficient recurve based dun sa binasa natin kanina. Meron daw at least one or more ridges na nag-enter sa isang side and then bumalik or nag-terminate dun sa same side kung saan siya galing, yung recurving ridge na pinag-aralan natin nung una, the ridge characteristic. Ridge na galing sa isang side, nag-recurve back dun sa position or direction kung saan siya galing. So, yan yung isa sa requirement natin para masabi natin na loop pattern yung fingerprint impression. Pangalawa, a delta and core must be present. Sorry sa typo. Dapat may malolocate ka na delta and core. Automatic yan. Kung walang delta, walang core, hindi mo yan makoconsider as loop pattern. And then pangatlo, once na nalocate mo si delta and si core mo, and then nagdraw ka ng imaginary line, merong kang ridges na madadaanan. Again, yan yung pangatlo, a ridge count across a looping ridge. Pag nalocate mo si delta and core and then nagdraw ka ng imaginary line, merong kang ridges na mapapasadahan or madadaanan. So, yan yung definition ng ating loop. Dapat may recurving ridge tayo. Merong kang makikitang core, merong kang makikitang delta, and then between the core and delta, kapag gumawa ka ng linya dyan, merong kang ridges na madadaanan. For ridge counting yan. Hindi pwedeng wala kang ridge na madadaanan dyan kasi walang ridge counting na mangyayari. Kapag wala kang nadaanan na ridge dyan, hindi yan pasok for loops. Again, may sufficient recurve, may delta and may core. Ito si core, ito si delta. And then kapag nag-draw ka ng imaginary line, meron kang mapapasadahan na ridge dyan na mahalaga for ridge counting. Kapag wala, again, na nadaanan na ridge,
Kapag nag-draw ka ng imaginary line between the core and delta, hindi yan pasok for loop. For example, ito yung type lines natin. Sabi natin sa rule, in choosing delta, hanapin mo si type line and makikita mo si delta in front or nearest dun sa point of divergence natin. So in this case, ang delta natin is a recurving ridge, a looping ridge. Ito siya, ito si delta. And then hanapin natin si core. Ang core ay makikita mo daw within the innermost sufficient recurve. Kapag may radyan, sa innermost sufficient recurve, nakasing taas ng shoulder line niya. So dito, meron tayong rad na pasok as core. Pero ang problema, kapag tin-raise natin yung delta and core, ito siya, delta natin ito and core, wala na tayong mapapasadahan or wala tayong madadaanan na iba pang ridge. So hindi yan considered as loop. Dapat, dun sa pangatlo natin na requirement, meron tayong ridges na responsible for the ridge counting. So, yan po yung general po na definition ng loops. And under po ng loops, meron po tayong dalawang klase, the radial and ulnar loops. Pasadahan lang natin ng mabilis, mamaya i-discuss natin sila ng magkabukod. Radial loop ang tawag natin kapag yung loop natin, yung recurving ridge natin ay towards the radial bone natin or dun sa radius natin, radius side ng ating finger. Yung na-discuss natin yung una, diba? Radial ulnar, radial sa thumb. And then sa ulnar, sa ating little finger. So kapag yung flow ng ating recurving ridge is towards the thumb natin, yan po is tinatawag na radial loop. Kapag naman yung flow ng ating recurving ridge ng loops is towards the little finger, galing dito, and then papunta pa rin kay little finger, ang tawag sa kanya is ulnar loops. So, ganyan muna para mas madaling maintindihan. Now, isa-isahin natin sila. Okay, for radial loop, tandaan lang natin na yung recurving ridge natin is nagpo-flow towards the thumb or radius bone natin. So, for example, ito yung fingerprint impression natin. Right hand yung gagamitin natin. For example, lahat ng fingers natin, ganito yung pattern natin. Maalin dyan, kahit nasa thumb side dyan, mapapunta sa little finger, imagine natin na ito yung fingerprint pattern natin. Papunta dito, and then palabas doon. Kung right hand yan, di ba? For example, little finger na lang tayo. Yung flow ng recurving ridge niya, galing dito, and then papunta doon. Galing dito, and then papunta doon. So, galing dito sa side na to, papunta doon ulit. So, alin ba yung naan dito sa side natin kapag right hand tayo? So, thumb side yan. Radius bone yung nandyan. So, automatically, radial loop yung magiging pattern natin. Kung yan ay left hand, automatic maiiba yan. Yung nandito sa dulo nyan is a little finger. So, magiging ulnar loop yan. So, ganun lang siya. Again, kapag radial loop yan, yung loop natin is naka-open towards the thumb. Naka-open towards the thumb side or sa radius bone natin. Or sa kabaliktaran, di ba? Yung loops niya opens away from the little finger. Dahil nga pa ganyan, yung loops niya ay hindi nakabuka, di ba? From the little finger kasi siya is naka-open towards the thumb side natin. So, ito for example again, di ba? From the right finger to, right hand natin, galing dito, and then bumalik dito. Kapag right hand yan, yung nasa side natin dito is thumb or yung radius bone natin. Kapag left hand yan, automatic yung nandito sa side na to is the little finger. Baliktad na yan. So, tingnan nyo yung kamay nyo. Yung left hand na yan, yung nandito sa side na to, is the little finger. So, hindi na yan radial loop. Magiging ulnar loop na yan. So, example dito, ulnar loops na tayo. Nagpo-flow naman siya towards the little finger. Still, right hand yung gagamitin natin. Pero, yung flow niya, pabaliktad naman. Ito na siya. Diba? Yung flow niya, papunta na sa little finger natin. Kung kanina pa ganun, papunta sa ating radius bone
or dun sa ating tam, kaya siya naging radial, ngayon, papunta na sa kabila, right hand pa rin tayo. So, galing dito, nag-recurve back to the same direction wherein naka-face towards the little finger, kaya siya naging ulnar loop sa ulna bone, sa ulnar side ng ating hand, ng ating finger. So, isa pang example, yan siya, right hand, left hand, diba? Sa right side natin, nandito si thumb, papunta kay little. Sa left side naman natin, from little finger to thumb side naman tayo. So, for example, ito yung ating fingerprint pattern, derived from the right hand muna tayo. Kapag ito yung pattern natin from the right hand, galing dito, and then pabalik doon, galing dito, pabalik doon. So, yung direction ng kanyang loop is paganto. So, ulnar loop ang tawag natin dyan. Ulnar loop. Kapag left hand naman, so, galing pa rin dito, papunta doon. So, galing dito, papunta doon. And then, sa left hand natin, ang nandyan sa side na yan is thumb natin, diba? The radius bone natin, magiging radial loop na siya. Kapag galing dito, papunta dyan. Pag right hand, ulnar loop kasi automatic little finger yung nandito. Kapag left hand naman, thumb side yung nandito sa side na to. And then, yung flow ng ating ridges is pa ganyan. Papunta dito. Since thumb yung nandito natin, diba? Radius bone yung nandito natin. Pag ganun yung flow, magiging radial loop na siya. So, ibahin natin yung flow nito. For example, papunta naman dito. Right hand tayo. From this point, nag-flow, nag-recurve siya, pabalik. So, kapag right hand, galing dito, for example, yung pattern, papunta dito. So, papunta siya kay thumb side. Magiging radial loop naman siya. Kanina, ulnar loop siya, nung ganito yung pattern. Kasi papunta dito. Ngayon naman, naging radial loop siya, kasi pabaliktad na, papunta na kay radius bone. Kapag left hand naman, naiba na ulit yung pattern, magiging ulnar loop siya kasi papunta naman kay little finger. Pag gano'n naman siya, papunta naman kay little finger. So, yan po yung ating dalawang klase ng loops. Nakadepende tayo kung saan nagpo-flow yung ating recurving ridge. Kung saan papunta yung direction ng ating recurving ridge. Kapag papunta kay radius bone, papunta kay thumb side, radial loop yan. Kapag papunta kay ulna bone or kay little finger, ulnar loop yung ating pattern. Okay, next natin ay arches. Made up of ridges lying above the other in a general arching formation. Yung ridge mo na nag-flow from one side and then nag-end dun sa kabilang side. So, sa arches natin, wala tayong delta, wala tayong core, at wala tayong ridge counting. Kung kanina sa loops, nag-start sa one side and then nag-recurve back dun sa direction kung saan siya galing, diba? Making the recurving ridge or yung looping ridge natin dito, wala tayong looping ridge or recurving ridge na makikita as a general rule. A ridge, diba, na nanggaling sa isang side and then nag-end lang siya sa isang side. Yan yung arches natin. Again, walang delta, walang core, wala tayong ridge counting na gagawin. And then, under ng arches natin, meron tayong dalawang klase. The plain arch and the tented arch. Sa plain arch natin, pinakasimple sa lahat, the most simple of all fingerprint pattern, and ito yung pinakamadali to distinguish the plain arch. Na kung saan, yung ridge natin, nag-enter lang from one side, and then, umangat lang, make a rise in the center, and then, nag-exit sa opposite side. Nag-enter from one side, and then, nag-flow lang siya, nagtaas lang ng konti sa center, making a rise, and then, nag-exit on the opposite side. Yan yung plain arch natin. So, plain arch yan. Wala tayong makikitang loop, wala tayong makikitang core, wala tayong makikitang delta. At it is impossible also to locate the pattern area. Wala tayong makikitang pattern area, wala tayong type lines na makikita in general. Plain arch yan. And then, ito pa yung example. Plain arch yan. Nag-start from one side and then tumaas, diba? In the center and then nag-exit on the opposite side. That is an example of plain arch.
Next ay tented arch, na kung saan most of the ridges enter upon one side of the impression and flow or tend to flow out upon the other side as in the plain arch type. However, or yung pinagkaiba nila, yung ridges or yung ridge sa center do not. Hindi siya nag-flow or hindi siya nag-end sa opposite side. So, ano yung pinagkaiba nila? Makakakita tayo ng tent-like na ridge sa gitna niya para tayong merong angle na makikita sa gitna niya na similar sa tent. Kaya natin siya tinawag na tented arch. So, meron tayong tatlong klase or type ng tented arch. Kaunahan na type in which ridges at the center forms at a definite angle of 90 degrees or less. So, ito yung example niya. Meron tayong ridge or ridges sa gitna na nag-form ng angle at least 90 degrees or less. Yan yung nangyari. So, ito siya. And the next type ng tented arch natin, one or more ridges at the center. Huwag natin kakalimutan na tented arch, ang concern natin is yung center niya. Sabihin nyo, ma'am, meron po ditong ridge na nag-flow and then lumabas dito. Dapat po ito ay plain arch. So, no, ang pinag-uusapan natin dito, ang focus of attention natin is yung ridge at the center na nagkaroon ng angle. Diba? At least yung kaunahan, 90 degrees or less. Yung pangalawa natin, one or more ridges still at the center form an aptras. Diba? Meron tayong ending ridge. Kapag sinabi nating aptras, meron tayong ending ridge of any length rising at a sufficient degree from horizontal plane, diba, of 45 degrees or more. So, yung aptras natin, meron tayong ending ridge sa gitna niya. It's either ganyan yung itsura niya, may aptras tayo sa gitna niya, sa center niya, diba, horizontally, 45 degrees yan or more, ganyan yung itsura niya. Again, makakakita tayo ng aptras sa gitna niya, at least 45 degrees or more, an ending ridge na pa-horizontal sa gitna niya. Example, ito, may aptras tayo sa gitna, tented arch, automatic yan. Ito pa yung example niya. Meron tayong aptras sa gitna, meron tayong ending ridge sa gitna, that is considered as tented arch. Ito pa yung isa, meron tayong aptras sa gitna, yan po ay tented arch. And then, yung pangatlong klase natin ng tented arch, yung kanina, kung maaalala nyo yung loop type pattern natin. Possessing two of the basic or essential characteristic ng loops, but lacking the thirds. Ano ba yung pangatlo niya? Diba? A ridge count across a looping ridge. Yes, meron tayong sufficient recurve. Merong delta and corn na locate. Pero ang problema, wala tayong ridge that is responsible for the ridge counting. Kapag ganun yung nangyari, meron tayong loop type pattern, di ba? Kapag loop, meron tayong looping ridge, may recurving ridge tayo. Nag-flow from one side, nag-end ulit sa kanya. Pero ang problema natin dito, wala yung third na requisite niya, wala yung third na kailangan niya na dapat meron tayong ridge na tatamaan between the delta and core para magkaroon tayo ng ridge count or ng ridge counting. So, for example, ito. Ito yung type lines natin. Ito siya. Wala tayong ibang mapipiling delta kundi itong recurving ridge. So, ito si delta. And then, ito si core. Kapag nag-draw tayo ng line dyan, diba? Pag nag-draw tayo ng line dyan, and then walang napasadahan na ridge, na kahit anong ridge, kahit isa dyan, babaksak tayo sa tented arch. Kahit na loop type yung approach niya, pero nag-lock siya dun sa third na requirements natin, dun sa third na requirement natin or element niya, para ma-consider as loop ay wala, magiging tented arch yan. For example, ito pa, ito yung type lines natin, ito siya, ito yung recurving ridge natin, pwede natin sana siyang ma-consider as loop type, pero ang problema, walang ibang delta, so ang pipiliin natin ay ito, and then automatic, yan yung pinaka-innermost sufficient recurve. Kapag hinanap mo yung core, ang hahanapin mo is yung shoulder that is farther from delta. So, eto si delta, eto pa si core, wala nang ibang ridge, diba? In between the delta and core,
Pag nag-draw tayo ng imaginary line, wala na tayong bibilangin for ridge counting. Kapag ganun yung nangyari, baksak yan sa tented arch. Iko-consider natin siya as tented arch. Ito pa yung example kanina, di ba? Ito yung type line natin and then nag-diverge. Looping type yung approach niya kasi meron tayong innermost sufficient recurve. Pero ang problema kapag nilocate natin si delta, ito si delta, and ito si core, wala tayong ibang ridge pa na mapapasadahan for ridge counting. So ang baksak niya, automatic is tented arch. Again, kapag tented arch tayo, tatlong klase, it's either yung center na ridges niya is ang approach is 90 degrees tulad nito, or meron tayong ending ridge na upthrust, pag ganyan, tulad nito, o kaya naman yung pinakalast, loop type dapat siya, kaso lacking on the third, diba, na requisite natin, na kung saan wala tayong ridge na responsible for ridge counting. Kapag ganun, tented arch yung baksak natin. Okay, last na pattern natin ay whirl type pattern. Is the type of pattern in which at least two deltas are present with a recurve in front in each. So, sa whirl type pattern, makakakita ka dyan ng recurving ridge. A free recurving ridge kasi paikot-ikot lang yan. It's either a circle, a spiral, or circular na ridge natin na kung saan makakakita ka ng at least two or more deltas. And meron din tayo dyan core pero hindi siya gaanong ka-importante sa whirl type pattern kasi wala tayong ridge counting sa whirl pattern kundi whirl tracing tayo. So, ang concern natin sa whirl ay whirl tracing. So, madidiscuss natin yan sa next topic natin. So, again, generally speaking, ang whirl type pattern, meron tayong at least two deltas and then meron tayong free recurving ridges in front of each. And then, under ng whirl type pattern, meron tayong apat, yung nabanggit natin kanina. Kaunahan is the plane whirl. Pattern consists of one or more free recurving ridges and two points of delta. It will bisect at least one of the recurving ridges within the inner pattern area. So, ang plane whirl po natin is the simplest form of whirl pattern and the most common of the whirl subdivision. Ito po yung pinaka-most common and pinakasimple sa whirl pattern natin. So, ito yung example niya. Meron tayong one or more free recurving ridges. Ito yung tinutukoy natin na recurving ridges. Free recurving ridges. It's either siya is circle, oval, or kaya naman spiral. Basta siya is considered as recurving ridge. Diba? Bumabalik at bumabalik lang din sa direction kung saan siya galing. So, free recurving ridges and two points of delta. So, meron tayong pre-recurving ridges dito and meron tayong two points of delta. So, eto yung pre-recurving ridges natin. Diba? Yan siya. Yung circular na pattern natin. At least, again, one ridge at least making a complete circuit which may be spiral. Again, circular, oval, or any variant ng circle na nag-create ng recurving pattern. And then, kapag na-locate natin yung dalawang delta natin at nag-draw tayo ng imaginary line, it will bisect o tatamaan niya at least one of the recurving ridges na meron tayo. So, pag ganun, tinamaan niya yung free recurving ridges natin dyan within the pattern area, consider po siya as plane whirl. Again, pinaka-common at pinaka-simple sa lahat. Kailangan lang natin na merong at least two points of deltas. Meron tayong complete circuit, di ba? Which may be spiral, oval, or any circular na ridges, di ba? Or any variant of circle na present dyan, di ba? Pabilog. And then, kapag nag-draw tayo ng line, yung batches natin, di ba? Ng circular motion or nung ating whirl pattern within the pattern area ay tinamaan niya, siya po is considered as plane whirl. Basta tinamaan ni imaginary line or at least cross or matouch niya at least one of the recurving ridges within the inner pattern area katulad nito. Another example, meron tayo dyan delta.
dito. And then, meron tayong ang dami nating recurving ridges dyan. Ang dami nating free recurving ridges sa loob ng pattern area. Abot pa nga siya hanggang dito ata. Diba? Hanggang dito pa ata siya. Basta, yan, diba? Basta na-touch niya yung imaginary line kapag pinagtama yung dalawang deltas, considered po siya as plane whirl. Ito pa yung isang example, meron tayong delta dito, meron tayong delta doon. Ang dami natin din, again, na free recurving ridges. Ayan o, ang laki niya. So, tinamaan niya yung dalawang points of delta, yung imaginary line nila. So, mako-consider po natin siya as plane whirl. Next natin, the central packet loop consists of one or more free recurving ridges, same lang din, and two points of delta, same lang din. Pero ang problema, when the line of the fingerprint disc is placed on two points of delta, it will fail to bisect any of the ridges belonging to the core group. Kung kanina na-touch niya or nag-cross siya between two deltas, dito sa central packet loop, di ba, hindi niya tinamaan or hindi niya na-touch o hindi siya nag-cross dun sa any of the recurving ridges within the inner pattern area. Again, kapag central packet loop, still merong two deltas and at least one ridge o kahit maraming ridges pa yan, making a complete circuit. It's either spiral, oval again, or circle pa man yan, or any variant ng circle. Pero ang problema, the line must not touch or cross any of the recurving ridges within the inner pattern area. So, example natin, ito si delta. Ito si delta, for example. Ito yung ating last batch na yan ng recurving ridge natin. Pero hindi niya na-touch yung line drawn between the two deltas. So, babaksak tayo sa central packet loop. Another example, delta, another delta. And then, ito yung ating inner pattern area na kung saan nandyan yung free recurving ridges or yung complete circuit natin. Hindi niya na-touch, diba, any of those recurving ridges natin or free recurving ridges. So, babaksak tayo sa central packet loop. Next natin is double or twinned loop. The recurving ridges present two loops formation. So, balik tayo sa loop type pattern. Kapag double twinned loop, meron tayong dalawang loop formation inside the fingerprint impression. And then, there are two points of delta. The flows for the deltas originate from the same side of the pattern. So, in short, sa double or twinned loop natin, meron tayong dalawang separate na loop formation. Loop formation with a separate and distinct sets of shoulders and two deltas, each loop patterns. So, ito yung example natin. Meron tayong dalawang loop. Ito yung isa. And then, ito yung isa. And then, meron tayong separate na delta for this loop. Ito yung delta niya. And then, ito yung delta ng loop na to. Yan lang naman yung double or twinned loop natin. May dalawa tayong set of loops na separate. Kapag sinabi natin loops again, may recurving ridge tayo from one side and then bumalik sa side niya. And then meron tayong again from one side and then bumalik na naman sa side niya. Yan po is the double or twinned loop pattern na under ng whirl type natin. Double loop whirl or twinned loop whirl, pwede nating itawag sa kanya. And then last natin na type ng whirl pattern is the accidental loop whirl. From the term itself, diba, accidental, ito po ay binubuo ng pattern, the combination of different patterns. The combination of two different types of patterns except pag plane arch. Hindi po kasama yung plane arch dito, hindi natin siya mako-consider na accidental kapag plane arch yung kasama niya. Kapag accidental loop whirl, composed of two or more different patterns, separate and apart, exclusive of the arch, with the exception to plane arches. So, example natin dito, meron tayong loop pattern, ito siya. And then, meron tayong tented arch dito. So, for example, meron ulit tayong loop dito, and then meron tayong tented arch dito, kasi meron tayo dong abrupt ending or ending ridge. So, again, sorry, accidental loop whirl, it's either meron tayong combination ng loop and tented or loop or whirl
again, the plain arch is excluded dun sa combination. It's either, again, the combination ng loops natin, and then ng tented arch lang, or ng loops natin, or ng whorl pattern natin. So, yan po yung accidental loop whorl. So, yan na po yung ating fingerprint patterns. Again, under ng arch, plain arch, tented arch, loop, radial loop, ulnar loop, whorl, plain whorl, central pocket loop, double loop or twin loop, and then lastly, the accidental whorl. So, for our next topic, ang i-discuss natin ay the ridge counting and the whorl tracing. So, dapat aralin maigi on how to choose the delta and core, and then the different types of fingerprint patterns. Kasi hindi natin, di ba, mapoprovide ng tama yung ating ridge count kung hindi natin malolocate ng tama the delta and core, as well as yung whorl type pattern natin for whorl tracing kung hindi natin malolocate si type line and then si delta. So, for now, that will be all. Thank you.